Hey guys, so ngayon guys ay ano guys may comment sa video natin na ano, may nag-comment na I don't know, parang teacher yata yarin yan, no? Na humahawak sa mga e-room nila sa school nila na humihingi ng ano, detailed instruction kung paano natin ginawa yung wireless print server. Paano natin siya idinagdag, no, sa existing network natin, no? Okay, so ito yung comment niyo guys. Okay. So ito yung comment niya. Salamat sa video sir, pero pwede ba humingi ng detailed instruction paano yung setup? Okay, so para sa inyo to sir, no, itong video na to. So bali ito yung existing, ito yung pasensya na guys, wala akong phone holder eh. So yung left hand ko yung nag sa phone ko. Pero susubukan ko pa rin i-explain guys kung paano ko ginawa. Paano natin dinagdagan ng wireless print server yung existing ano natin yan. Yung mga existing Windows multi-point setup natin. Windows multi-point server setup. Okay. So bali ito yun guys. So ganito siya guys. Ito yung kasi ang topology, no? Topology ng ano, ng Windows multi-point server setup. Okay, bali ito yung server 1. Ito yung servers, no? Main servers to. Server 1, server 2. Okay, ganyan. Ang IP address nito, yung server 1 natin ay 192.168.1.110. Ito naman, ang server 2 natin ay 192.168.1.111. So, ganyan. Then, itong server guys, since ito, this is a multi-point server setup, so may mga thin clients ito, no? May mga thin clients na mga workstations. Ito, may ano to, may PC. May thin clients ito, or workstations na dinadala. Bali, ano to, 24. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, bali, ito workstation din to, guys, no? Ito 21 workstation to, connected yan lahat. Yan, connected yan lahat, ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or 21. So, ito guys ay, ano, 21, then, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 21 minus 6. So, ilan na rin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. So, ayan. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, bali, again guys, ito yung mga workstations na dala niya. Then, ano to? Connected kasi to ng isang ano, dito, may ano dito. May ano, may switch kasi to. Gani. Okay. Okay, parang mahirapan tayong guys. Okay. So, bali, ganito guys, may switch to dito, switch, network switch. Bali, hindi talaga ito ang connection, hindi ganyan ang connection niya. Pinapakita lang natin kung ano yung
mga connected sa server. So bali kung nilagyan na natin ang switch, ganyan 'yan, no? 'Di ba? Alam naman natin 'yan yati. Ganyan. Yan, yan, yan. And so on, no? So ganyan. Ito rin 'to, kana niyan. So bali wala na 'yan. So dito, dito, dito 'yan. Yan, ganyan. Then ano rin guys, yung server 1 at yung server 1 at yung server 2 ay connected din 'yan via switch. May LAN cable din 'yan. So nag-connect din 'yan sila. Then ang ginawa ko guys, since ano, nag-add tayo ng so since kinonect natin 'to sa internet, itong lahat pati yung server at saka yung lahat ng workstation niya. So may ano tayo dito, may modem. So ang gamit namin dito guys ay no, yung smart lang, smart bro. Smart bro. Yan, ganyan. Yan lang gamit namin. So ito connected to sa ano, hindi dito. Ito yung modem namin. Yan. Modem smart to. Smart PLDT. Load lang to guys, monthly guys. Dito may LAN cable to dito papunta sa switch. Then yan. So since connected yan sila sa server 1, yung server 2 nagkaka-internet, ito rin to nagkaka-internet. So ganyan guys. So yan, so network na yan sila. Ngayon guys ay ano, nag-add tayo ng print server dito banda. Okay. Dito na lang. Yep. So bali mag-add tayo ng print server. So ang print server natin again is wireless, no? This tablet to guys, no, powered by Kubi. So yan, mga tablet yan. Yan, mga tablet yan. So may attached na mga printer yan sila. Oh, may connected na mga printer. So lagay natin diyan. Printer. So ganyan. So again, Kubi yan, Kubi tabs. Pwede din kung may laptop kayo diyan, marami kayong laptop, pwede niyan gamitin. Okay. So ano nangyari guys ay ano, ganito. Ito siya yung itong smart modem natin, may ano yan eh, may wifi signal yan eh, di ba? Yan, private lang ako, yan ako lang ang gumagamit. So ganyan. May wifi yan. Wifi network. May wireless network. So ang ginawa lang natin guys ay itong mga Kubi tabs, kinonect natin dyan. Connect natin sa wifi network, sa modem na yan. So connected na yan sila dyan. Connected yan sila. Yan. Connect. Yan, connect. So sa ganyan guys, so pag may ginagawa ang mga bata guys, ano, ang pag may ginagawa dito sa mga workstations dito mga workstations ito or kahit dito, pag may ginagawa dyan na mga files, isisave lang nila sa public folder guys, no, dun sa public folder, kasi by default yung public folder ay ano yan eh, ano yan eh, yung restriction niya guys ay ano, parang public, hindi siya public talaga siya. So ang ginagawa lang natin guys ay ano, nagpunta tayo dito sa, so ang kulikutin mo lang guys ay ano, dapat itong server yung server 1, then yung server 2, ano yan, ang at pati ito guys at saka pati yung Kubi 1 na ginawa nating print server. Again, this is the print servers. So ang ginagawa natin ito yung Kubi 2. So i-ano mo lang yung sa network settings guys, i-adjust mo lang yung network settings.
network sharing, network sharing settings, no? Make it sure na ano yan sa discovery, no? Make it sure nga discovery yan. Discovery, no? And enable yung naka-discover ba para makita mo yung ano, yung public folder. So ganyan guys, ganyan yung settings. Nga to ha, tingnan muna natin. So ganyan na siya guys, ganyan lang yung topology niya guys, no? Dibila natin to, wireless. So deep ed wireless e-room, wireless rent server setup. Yan. So ganyan guys, no? Kung ganito na ang connection niyo guys, ano na, okay na yan, pwede na yan. Ang game na naman, ang kulikutin natin ay yung ano, yung nasa loob na naman ng PC. Okay. So ganyan lang guys, hopefully naka-share ako ng mga ideas ko. Okay. So please don't forget to subscribe guys, no? And share my video and like. Ngayon guys ay ano, magpupunta naman tayo sa part 2 guys, no? Kung saan doon na tayo sa loob ng computer, no? Yung kung paano ito i-change yung network sharing settings. Okay. Okay, guys, thank you.